May nagtanong sa akin, "Hi Boss Ray, ask ko lang, tumutulong daw ito sa may utang sa Ola. Narinig nyo na ba na may ganitong company?" Yes po, narinig ko na po yan. Ang tawag po sa kanila ay mga debt relief companies, no? Tumutulong po sila na makikoordinate para mabayaran yung inyo pong mga utang, no? Marami na rin po sila dito sa Pilipinas. Tapos itong sinabi nyo na to, sikat ito, no? Na-encounter ko na rin sila, no? Ang ano ko lang kasi ang question ko lang kasi diyan is how effective are they, no? Hindi ho sa ano, no? Ayoko silang ano kasi tumutulong nga sila eh. Ang ano ko lang is how effective are they? Kasi nga magiging effective lang po ang ganitong klase ng ano ng pamamaraan ng ano pagtulong kung sumasagot ho yung lending company. E paano kung hindi? E po ba, kagaya ng mga Ola, di ba, tatawagan nyo, i-email nyo, i-message nyo, hindi naman sumasagot. Kasi ganun din naman ang gagawin nila eh. I-message din lang naman yan, i-email din nila, tatawagan nila. O, eh, hindi naman din sumasagot. Kung sa Ola nyo gagamitin itong mga to, ha? So, useless. Kasi itong mga to, may monthly dues yan. So, hanggat hindi, ano, kumbaga, hindi nila naaayos yung inyong utang, eh binabayaran nyo sila monthly. Di po ba? Okay po sana kung nakausap nila, nakapag-coordinate sila dun sa lending company, tapos nabayaran agad, okay na yun, tapos na. Oh. Eh paano kung hindi yun nakipag-coordinate yung lending company? Di hanggat hindi yun nako-coordinate yun, dahil kayo ng bayad? Diba? Ganun ho kasi sila eh. Ganyan ho yung mga yan eh. Noon, may experience na po kasi ako sa kanila, no. Ito mismo ano, tong debt relief company na ito ang nakipag-coordinate sa amin. Ano po? So, alam ko kung paano siya ano, mag-work, no. Tsaka ang ano kasi dito, no, hindi sa dini-discourage ko kayo, no. Sinasabi ko lang po yung totoo, no. Ang ganito kasi system niya, no. Maganda ho siya kung yung utang ninyo is naka-due na lahat. No? At kung sumasagot po yung lending company, financing, or yung bako, okay po ito, wala pong problema doon. Kasi magiging mabilis po yung, ano, yung proseso ng pakikipag-coordinate, masasagot kung ano. Kasi sila yung makikipagtawaran, sila ho lahat yan eh. Sila ho ang gagawa niyan lahat, no? Para sa inyo. Kumbaga ho, binaliktad yan ng collection agency. Yung collection agency po ang naniningil. Sila po, tatawag po doon sa lending, financing, or banko para po makapag-coordinate sa kanila kung paano babayaran yung utang ninyo. No? O pwede silang manghingi ng one-time payment, no, na may discount. Pwede silang manghingi ng restructuring. So marami ho silang pamamaraan na pwedeng gawin, no? Ang mahirap kasi ho dito, kung sa one-time payment, okay lang. Kasi isa dalawang beses lang kayo magbabayad sa kanila ng monthly dues. Eh paano po kung ang nakuha nyo is restructuring, 3 years. Di 3 years kayo magbabayad sa kanila. Di po ba? Eh kung kaya nyo naman gawin makipag-coordinate dun sa lending mismo o sa financing at banko, di kayo na lang ho ang gumawa. Bakit to i-hire nyo pa sila? Hindi ko sila inaano, no? Kasi specialty ho nila yan eh. Hindi ko sinasabi sa inyo na huwag nyo kunin yung services nila. Sinasabi ko lang po kung paano sila magtrabaho. Kung paano po yung ginagawa nila. Kagaya na sinabi ko sa inyo, no, maganda yon kung one-time payment. Paano kung long-term po, na-restructure? Eh kung na-restructure ng 3 years, 3 years nyo silang ano, 3 years kayo nakatali sa kanila. Okay lang kunin niyang debt relief companies na yan, no, mag-hire ng ganyan. Kung yung utang nyo is naka-due na lahat, no, okay lang yon, walang problema doon. At saka kung nakikipag-coordinate yung lending, eh paano kung Ola? Hindi naman nakikipag-coordinate yan. Hindi nga sumasagot sa ano yan eh. Sa email yung mga yan eh. Saka sa SMS eh. Ang gusto niyan, di ba, tatawagan ka, babaraging ka. I-message ka niyan, one way lang. Babaraging ka lang ng babaraging, hindi naman sasagot. May po ba? So, paano ho makakatulong sa inyo itong mga debt relief companies na ganito? May po ba? Hindi siya applicable po sa Ola.
Ano po? Kung sa mga ano, sa ibang lending, financing sa banko, yan po, pwede po yan, no? Kaya lang nga ho, be aware po na may monthly dues yan. So pag-isipan nyo hong maigi. Kasi kung nahihirapan na ho kayong bayaran yung utang nyo at magkakaroon pa kayo ng monthly dues sa kanila, eh, there's no sense of hiring them. Di po ba? Kasi mahihirapan din kayo. Pero mo, may monthly dues kayo sa kanila tapos nagbabayad pa kayo dun sa ano. Diba? Oh, well and good kasi kinuha nyo nga yung services nila para mapababa yung ano, yung amortization nyo or ma-restructure yung account nyo. Okay yun. Kumbaga, yung purpose nila, nagawa nila. Kaya lang ako, meron kayong monthly dues sa kanila. Tali kayo sa kanila hanggat hindi nyo natatapos yung ano, yung utang nyo dun sa ano. Kasi sila ho ang nagtrabaho nun para sa inyo. Eh. So yung bayad do, dadaan sa kanila. Ganun ho ang ano nila. Ganun ho sila mag-work. Ano po? Nasa sa inyo po yan pa rin. No? Kung decision nyo pa rin niya kung gusto nyo silang i-hire. Hindi ko sinasabi sa inyo na huwag nyo silang i-hire. Ito po opinion ko. No? Pinag-aralan ko kasi sila. No? Kumbaga, nakapag-deal na ho ako sa kanila. So okay naman ho silang ka-deal. Maayos silang kausap. No? Wala hong problema sa akin yun. Kasi kung doon sa lending tsaka sa mga debt relief companies, wala akong problema yung communication eh, kung sumasagot po yung lending. Ang mahirap po kasi, kayo, hinayar nyo yung debt relief company, di ba, may babayaran kayo sa kanila. So, depende po yun. Eh. Nasa sa inyo po yan kung gusto nyo silang i-hire. Ano po, ulitin ko po, hindi ko sinasabi na huwag nyo silang i-hire. Okay? Nasa sa inyo po yan. Decision nyo yan. Okay? Actually, kaya ho nandyan yung mga debt relief companies kasi expert ho sila sa pakikipag-negotiate ng bayan. Siyempre, kapalit nun, meron kayong monthly dues. Yun ho yung ano, no? Yun ho yung twist doon. Di po ba? Parang baliktad nga lang ho ng collection agency yan. Diba? Yung collection agency naman, hinayar naman yan nung, ano, nung lending company, financing, tsaka banko para maningil in behalf of them. Diba? Baliktad lang. No? I hope nasagot ko po yung inyong katanungan, no? At maraming salamat po, no? Sa inyong patuloy na pagsuporta at panonood ng aking mga videos. Kunin ko na po itong opportunity na to, no, para anyayahan po kayo na suportahan po yung aking mga social media accounts, no? Sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.